Maayong buntag sa tanan. Amen. Kinsay nakatulog og sakto kagabi eh. No? Ang uban siguro nasubraan ka lami og tulog, no? Kay bugnaw-bugnaw ang panahon ba? And pag bugnaw ang panahon, medyo lami gyud matulog. No? So diri lang siguro ko para mas duol ko sa inyo. Sige, so maayong buntag. Maayong buntag ulit, no? So naatay tatlo ka services dinhi sa ato ang church and kinsay nalipay nga naa siyay natay tulo diri ka services. Di ba? So ang uban katatlo mag ano no, katatlo mo attend. No, so Sharo. Sharo sa katatlo mo attend, no? Sige, so na atong pagatun-an karon is makita sa Book of Kings, no, sa 1 Kings chapter 19 we will be talking about the life of Elijah and Elisha. Ang kabalo ko nga familiar ta sa ilang story o sa ilang life, but itong title is that Relentless Engagement. No, so, Relentless Engagement. Ang kanang engagement na word, madungog na to na kung naata sa battle. No? So, kung muingon nga, mu-engage, you have to engage, kinahanglan ka mu-abante. No, mu-engage ka, mu-engage ka into war, mu-engage ka into battle, but dili lang na siya basta nga engage. No, kay once you engage, na kalaban, na battle, kailangan na to maging relentless. So, unsa tong relentless? No, continuing in a determined way without interruption. No, so when we say relentless, continuing, no, nagapadayon. No, nagapadayon in a determined way without interruption. Bakit? Daghan man kayo mga interruption along the way. No, so you need to continue. You need to be steady. No, dapat steady, dapat focus, dapat persistent. Ano daw yung relentless, unyielding, unreasonably immovable in purpose or will. No, immovable ka, ibig sabihin kahit anong discouragement yung dumating, hindi ka na mumove, hindi ka tumitingin sa kaliwa, sa kanan or sa likod. Kumbaga, naka-straight ka diretso doon sa battle. O kumbaga, naka-focus ka doon sa pupuntahan mo or sa ginagawa mo in purpose or will. Yung engagement naman means fully occupied or having your full attention. When you say you are engaged in a battle, or naka-focus ka dapat sa bagay na yon. Kasi pag hindi ka naka-focus, maaring madisgrasya ka. Pag nagda-drive ka, hindi pwedeng hindi ka fully engaged doon sa pagda-drive mo. Oh my, amen, no? Based on experience. Di ba? Hindi pwedeng hindi ka naka-engage kasi hindi lang ikaw yung tumatakbo sa daan. Tama? May mga ibang sasakyan. Di ba? So, kailangan naka-fully engage ka. Kailangan yung attention mo, yung focus mo nandun sa kalsada. Occupied ka doon sa ginagawa mo. It implies an agreement to fulfill what had been promised. Ibig sabihin, kung ano yung sinimulan mo, dapat tapusin mo. So you are fully engaged sa isang bagay. So, but habang nandun ka, naka-engage ka in a battle or naka-engage ka sa isang bagay and you are so relentless, you are so passionate na ganun ka ka-focus sa isang bagay, di ba? May mga sitwasyon na gusto kang i-disengage. May mga sitwasyon na gusto kang i-discourage para ikaw ma-disengage, para ikaw mawala sa focus, para ikaw hindi magpatuloy. No, so first statement of disengagement. Anong sabi diyan? I can't be engaged if I am overwhelmed. 'Di ba? Paano ako i-engage sa isang bagay if masyado akong na-overwhelmed? Kumbaga, natabunan ka, or kumbaga, pasan mo yung mundo. Diba? Overwhelmed means to be completely submerged by thoughts or an emotions about all the life's current problems. Kumbaga, paano ako mag-engage? Paano ako mag-focus kay Lord? Paano ako mag-focus sa ministry? Paano ako mag-focus sa study? Or if yung mga problema ko is parang nilulunod. Para akong nilulunod nung current situation ko to the point where you lack efficacy and feel frozen or paralyzed.
Yung parang bigla ka na lang natutulala, bigla ka na lang napapatingin sa malayo, bigla ka na lang napapaisip, hindi ka engage, hindi ka naka-fully engage. Marami kang iniisip, marami kang worries to the point that you lack efficacy. Kumbaga, yung dapat na ginagawa mo, na dapat binibigay mo yung 100% mo, na kaya mo namang ibigay, bumaba sa 75, sa 50, or na-paralyzed, totally paralyzed ka talaga, na frozen ka. Parang nag-take ka nung exam, tapos nung tiningnan mo yung exam, wala kang masagot. Gusto mong mag-engage doon sa exam, ang problema, yung lumabas sa exam, di mo napag-aralan. So you are totally paralyzed. Compare the feeling of being overwhelmed to being submerged after a rough wave. Kumbaga, natabunan ka, nalunod ka. No, ay yun daw yung, kung gusto niyo isipin, ganyan daw yung picture nung na-overwhelmed. Kumbaga, sa sobrang dami ng iniisip mo, ng gugulo sa'yo or ng problema mo, di nakaginhawa, lunod na kay ka. No, murug musaka na lang kag mo ginhawa, balik na pugka sa ilalom. Di ba, you are being buried or down beneath a huge mass or defeat completely. Di ba, basketball mo, you are being overwhelmed by your opponent. Ibig sabihin, 100 ang score niya, ikaw 50. Na-overwhelmed ka, sobrang galing nung defeat completely, mismatch. No? So, what causes feeling overwhelmed? Ano ba yung mga dahilan? Sabi dyan, emotional overwhelm is a state of being beset, intense emotion that is difficult to manage. Pag na-overwhelm ka, doon sa mga sitwasyon mo, mahirap na siyang i-manage. Diba? Difficult to manage, it can affect your ability to think, na ano yung pag-iisip mo. Hindi ka na nakakapag-isip ng sakto, ng maayos, and act rationally. Yung mga actions mo, yung mga decisions mo, minsan hindi na tama. Minsan based on emotion, minsan based on feelings na hindi ka na rational mag-isip. It could also prevent you from performing daily tasks. May mga bagay ka na regular mong ginagawa, hindi mo na magawa. Emotional overwhelm may be caused by stress. Masyado kang na-stress, may mga experiences ka in life or relationship issues. And this is too much for me. How can I engage kung ang dami kong karga? How can I engage kung ang dami kong bit-bit? Kung ang dami kong dala? So ayan yung nangyari kay Elijah. Ano yung prayer? Oh God, listen to my cry. Hear my prayer from the ends of the earth. I cry to you for help when my heart is overwhelmed. So at some point sa buhay natin, na-overwhelm tayo ng sitwasyon. Di ba? Sabi pa nga, merong positive na overwhelmed, may negative na overwhelmed. At some point, pwede kang ma-overwhelmed ng sitwasyon. Saan ka pwedeng lumapit? Like kagaya nung sinabi nung verse, I cry to you for help when my heart is overwhelmed. Lead me to the towering rock of safety. So in 1 Kings chapter 19, si Ahab told Jezebel that what Elijah had done. No, alam natin yung ginawa ni Elijah doon sa mga prophets ni Baal. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, so may the gods to me and more also if I do not make your life as the life of one of them by this time tomorrow. Kasi ang daming namatay na prophets ni Baal during that time because of Elijah. Because hinamon nila ang God ni Elijah. So ang nangyari, nagkaroon ng banta. Nagkaroon ng threat yung life ni Elijah, Prophet Elijah. Then he was afraid. In verse 3, he was afraid. Nung mga naunang chapter, ang tapang-tapang niya, hinamon niya yung mga prophets. Pero dito, he was afraid. And he rose and ran for his life. Imaginin mo, na-overwhelm siya masyado. Kahapon lang, ang tapang-tapang niya, kahapon lang,
Grabe yung decision niya na, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Lord, gusto kong mag-serve sa'yo. Lord, i-surrender ko lahat sa'yo. Dumating yung problema, Lord, ayaw ko na. He ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servants there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under the broom tree. And he asked that he might die. Imaginin mo yung overwhelm. Imaginin mo yung feeling niya. Imaginin mo yung naramdaman niya na yung prayer niya, may pagmamatay na lang ko. Nakapag-pray na ba mo, ana? Na, Lord, di na ako kaya. Bugat na jugayo, Lord. Kanang, di na ako ni makaya ang ako ang sitwasyon. Ang prayer niya, he asked that he might die, saying, it is enough, tama na, sobra na. Oh Lord, take away my life. Imaginin mo, inutusan niya pa si Lord na patayin siya, na kunin yung buhay sa kanya. Take away my life, for I am no better than my fathers. So anong nangyari? He said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with a sword, and I, even I, only am left. They seek my life and to take it away. So yun yung statement niya. Yun yung sinabi niya kay Lord. Yung naramdaman niya, yung experience niya of being overwhelmed to the point na gusto niyang mamatay. Na nagpray siya na kunin na yung buhay sa kanya. Elijah was overwhelmed by his circumstances. No, so na masyado siyang na overwhelm. Masyado siyang nabigla or na shock or hindi niya alam paano mag-react. Kasi kahapon lang siya yung nandun. Kinabukasan siya ning hinahabol. So hindi niya alam paano mag-react. Sobrang takot niya. How can I relently engage pag nandun ka sa sitwasyon na 'yon? Pag ikaw yon, Lord, paano ako mag-i-engage? Lord, paano ako relentlessly engage katulad nung kahapon kung may humahabol? Hello? Kung may mga threats, how can I relentlessly engage if being overwhelmed by expectation? Lord, paano ako mag-i-engage? Lord, paano ako mag-fully naka-engage sa'yo? If I am overwhelmed by the expectation. So, ano ba yung na-overwhelmed? I was expecting you to move and intervene katulad kahapon. Di ba? Tinulungan siya. Bumaba yung apoy. Tinulungan siya, pero ngayon, na gusto siyang patayin, hindi niya makita si Lord. Hindi niya maramdaman si Lord. So, how can I engage if I am overwhelmed ng mga expectation, di ba? Pag nag-serve tayo kay Lord, ang dami nating expectation na gaganda yung buhay, magiging successful. Di ba? May mga expectation tayo, may mga prayers tayo with the Lord. But I was expecting you to move and intervene, but where were you when I needed you the most? Murag linya lang sa pelikula, no? But Lord, karon kinahanglan ta ka. No, so where were you when I needed you the most? Nag-expect siya na katulad kahapon, tutulungan siya ni Lord sa sitwasyon niya with Jezebel. So na-overwhelm siya ng kanyang expectation. He said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant. Yung mga tao, yung mga Israelites, they have forsaken the covenant. They thrown down your altars and killed your prophets with the sword. So ano yung expect niya? Ikaw yung totoong Diyos, ba't ako nagkakasakit? Kung Diyos ka, ba't ako naghihirap? Kung Diyos ka, bakit hindi ako gumaling sa sakit na to? Kung Diyos ka, bakit hindi ma-provide yung need ko? Hello? Sabi niya eh, kung totoong Diyos ka, bakit hinayaan mong mamatay yung mga prophets with the sword? Kasi ang alam niya, siya na lang mag-isa. Hello?
And yung mga tao have forsaken your covenant. Bakit mo inalaw na mawala sila doon sa covenant with you? And I, ako na lang ang naiwan mag-isa. So, na-overwhelm siya. Is it right to expect the Lord to work? Lahat naman tayo nag-e-expect, di ba? Wala namang masama doon. It is right to expect the Lord to work, but our expectation must never be the source of our happiness. Dapat, no, yung expectation natin, hindi dapat siya yung source of happiness natin or our confidence in the work of God. Kasi paano kung matagal dumating? Or paano kung hindi dumating? Or paano yung expectation mo iba sa gustong mangyari ni Lord? Amen. We must learn to rest our expectation in God's sovereignty, trusting Him for the timing and the means. Kasi sabi ng Bible, yung ways niya is higher than our ways. At kung paano tayo mag-isip, iba siya mag-isip. Amen. So dapat yung expectation natin, hindi source ng happiness. Kasi nag-expect siya na katulad nung kahapon, ganun din yung mangyari sa kanya. Pero wala, 3 days na siyang tumatakbo, 3 days na siyang tumatakas from Jezebel, walang help coming from the Lord. Amen? Amen. So, being overwhelmed by expectation, ano yung response ni God? Paano nag-response si Lord sa kanya? His provisions, provision out of His sovereignty. Diba? Kasi sa sobrang pagod niya, for 3 days or 4 days, nakatulog siya. Nakatulog si Elijah. Nakatulog siya in verse 5, and he lay down and slept under a broom tree. And behold, an angel touched him and said to him, arise and eat. Imaginin mo habang tulog ka, nandun si Lord. Habang tulog ka, pinagmamasdan ka ni Lord. Alam niya yung kailangan mo. Alam niya yung need mo. Alam niyang walang kain si Elijah. Alam niya na malayo pa yung tatakbuhin ni Elijah. Kailangan niyang kumain. Arise and eat. And he looked and behold. Ang sabi, there was at his head a cake. Grabe si Lord mag-ano, no? Di lang basta-basta tinapay, cake talaga. There was a cake. At hindi lang basta-basta cake, bagong luto. Dili bahaw. Dili salin. No? On hot stone and a jar of water. And he ate and drank and lay down again. Imagine mo, kinain niya, minum siya, and then natulog ulit. Sobrang pagod niya, no? Sobrang overwhelmed niya sa situation. Di ba pag na-overwhelmed ka, minsan hindi ka makatulog. Kung ano-ano yung lakad ka ng lakad, dami mong gustong gawin, may mga manirisim ka na hindi mo maintindihan, pinapawisan ka ng malagkit, di ba? Tugnaw man ang panahon, pero ginapaningot ka, kulba ka perminte, di ba? So, na-overwhelm siya masyado, wala na siya kakaon, no? And natulog siya ulit, how can I relently engage? Ikalawa, if being overwhelmed by circumstances. Paano nag-respond doon si God sa una? Yung provision niya over His sovereignty. No, nag-provide si Lord doon sa ano niya, doon sa need niya. Pangalawa, how can I relently engage if being overwhelmed by circumstances? Kanina, Lord, paano ako mag-engage kung na-overwhelm ako ng expectation? No, walang answer, walang sagot. Dito naman, being overwhelmed by the circumstances, I am against all odds. I do not know why are things happening this way. And I definitely don't know my way out. Kung baga, Lord, nganong nainani man? Nganong ako pa man? Naaman unta si ano? Lord, nagasimba man ko, nagaserve man ko. I am so zealous about you. Passionate kay ko to serve you. Daghan ikaw ministry sa church. Nag-attend kog first, second, third service. Ako pa'y nagapanglimpyo. Dungan pa kog pamanday din na. Nag-donate pag ikaw pang merinda. Hello? Ako pa'y nagaluto. Ako pa'y nag-donate. Ako pag-imuluto. Nganong ako pa man?
Nganong sa ako pa man nahitabo? Hello? Di ba? I don't know why are things happening this way. I definitely don't know my way out. Na, di na siya kabalo paano siya mo react. Di na siya kabalo paano siya mo lihok. Di na siya paano kabalo. Di na siya kabalo. Unsa yang buhaton. He said, I have been very jealous for the Lord. For the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets. And with the sword, verse 10 yan, and I, even I only am left. Sabi niya, Lord, ako na lang. Ako na lang ang nabilin. And they seek my life to take it away. Diba? So, kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, nganong ako pa man? Nga grabe man ang iyahang pag-defend kay Lord. No, so nagkaroon siya ng anxiety. No, anxiety is at its core an inappropriate response in light of the circumstances. Pag masyado kang natabunan ng mga circumstances mo, magkakaroon ka ng anxiety and its inappropriate response in the light of circumstances. Bakit? It is, sabi diyan, it is characterized by variety of symptoms. Marami kang makikita sa tao na mayroon siyang worry or anxiety. One of the most common is excessive and intrusive worrying that disturbs daily functioning. Masyado siyang nag-worry, nabahala, o nabalaka, di na siya ka-function sakto. Di na siya ka-function, maskin sa iyang damgo, yung gidala-dala. No, maskin sa iyang damgo, ma-ano niya, madala niya ang iyang ginaka-kabalakan. So, sa ingon, the wrong way to handle the stresses of life is to worry about them. The wrong way to handle the stresses of life is to worry about them. Bakit? Sabi ng Philippians 4:6-7, do not worry about anything. Instead, pray about everything. No, dali la kay ingon. Pero pag ikaw naasahin ato nga sitwasyon, lisod mag-pray. And imaginein mo yung prayer niya, Lord, take my life. Diba? Pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace. Ayun yung ano eh, God's peace. Kasi once may worry ka, once you are, may anxiety ka, wala kang peace. You need to pray for God's peace which exceeds anything we can understand. And His peace will guard your hearts and your mind as you live in Christ Jesus. Amen. Kailangan nating mag-pray ng peace. At yung peace na yon, siya daw yung mag-guard ng puso at ng isip mo na siya yung nag-worry. Hello? Kailangan palakasin yung spirit mo in prayer para i-guard yung heart at yung mind mo. And then in Matthew, bakit hindi mo kailangan mag-worry dapat? Kasi sabi dyan sa verse 37, and which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Sabi niya, sino ba sa inyo na kapag nag-worry, kapag na-anxiety, nabalaka, unsabang gigipang bati, can add, makadugang ba na sa inyohang time? Diba? And ingon gani sa doktor, grabe ang epekto sa atong health. Ang pagiging mabalakon. Diba? Mabalakon. Worry, anxiety. Dili siya good for our health. Other signs of anxiety include nervousness. No? Nervyoso kay ka. Pasangin lang din kape. Grabe magkumangapi. Hello? No, restlessness. Di ka ka... Wala mo ta kay ginabuhat pero murag di ka kapahulay. No, restless ka. Fatigue, difficulty of concentrating, dali kay ka masuko, irritable ka. No, pag worried ka, irritable ka, and then troubled sleeping kasi nga ang dami mong iniisip. Being overwhelmed by circumstances, ano yung response ni God? His manifested presence to give us great strength. Amen. Pag na-overwhelm tayo with our circumstances or by our circumstances,
yung response ni God, like kay Elijah, is that His manifested presence will give us great strength. Kasi anong nangyari? And the angel of the Lord came again. Kasi nung pinakain siya, natulog siya ulit, for the second time, the angel of God came again and touched him and said, "Arise and eat, for the journey is too great for you." Anong sabi ni Lord? "The journey is too great for you." Ayaw kanyang huminto. Gusto kanyang lumaban. Amen. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, laban lang. Diba? Si Lord, gusto kanyang lumaban. Sabi niya, kumain ka, huwag kang mag-worry. Ay kabalaka, ay papas mo. Diba? Kumain ka, arise and eat. Gawin mo yung ginagawa mo. Pumasok ka sa church, mag-pray ka, mag-worship ka, magpakita ka sa prayer meeting, huwag kang lumayo. Kasi once na lumayo ka sa grupo, magluya kag samot. Gawin mo yung pumasok ka sa trabaho, pumasok ka sa school, huwag kang, di ba, kasi epekto ng worry or anxiety, hindi mo na nagagawa yung mga normal mong ginagawa. Pero sabi ni Lord, arise and eat, for the journey is too great for you. Kumbaga, may tatakbuhin ka pa. May journey ka pa na hindi pa tapos. And he arose and ate and drank and went in the strength of that food. Imaginein mo yung strength ni Lord na binigay sa kanya, yung pagkain na yon, went in strength of that food 40 days and 40 nights. Na-strengthen siya for another 40 days and 40 nights. Amen? Kasi si Lord mismo yung nagbigay ng strength. Si Lord mismo yung nag-encourage sa kanya. How can I relentlessly engage? Pangatlo, if being overwhelmed by entitlement. Lord, paano ako maging relentlessly engaged if I am being overwhelmed by entitlement? Alam mo yung entitlement? Entitlement means having a right to something. Naakay karapatan into something in the belief that one is inherently deserving of privileges or special treatment. Lord, nag-serve man ko sa imo ha. Lord, kagahapon lang gipaglaban ta ka against the prophets of Baals and gipakita nako kung unsa ka nga klase nga Dios. Hindi ba ako deserve sa life nako? Nga nung inami ang nahitabo. Diba, kumbaga na deserving of privileges or special treatment, I am exempt from responsibility and I am owed special treatment. Dapat na ako'y special treatment. Kay grabe ang ako ang gibuhat para sa imuha. Kumpara anak saya ha, lingkod lang siya din ha. Tapos muuli, di gani mo apil og refleksyon. Tapos muabot late, kay dili gusto kamustahon. Yan, namin mga tao nga maulaw kamustahon. So, dapat gusto niya, pag-abot niya, nagsugod, nagyud. Di ba? So, I am exempt from every from responsibility and I am owed special treatment. He said, anong sabi niya? They seek my life to take it away. They seek my life. Kumbaga, nga nung ako man, ang ilang ginagukod. Di ba? Characteristic of entitlement, an attitude of being special. Yung feeling mo, special ka. Kasi ang dami mong ginawa kay Lord. So, ano yun? An attitude of being special. I am exceptional and I am of greater value than the rest. And that's why I deserve special treatment. Dapat dili na ko ni ginagian. Dapat wala na ko ni gina-experience. Deserve ko og special treatment. Dapat dito ni kay ano, dapat dito ni sa akong silingan, dapat dito ni sa ilaha. No? An attitude, no? Pag naakain ani nga batasan, entitled ka sa isa ka butang, no? Dali ka mangluod. Dali ka ma-offend kung di ka matagaag special treatment. Dako kay kog tight sa anang simbahana, tapos di gyud ko mapansin, nya ini mag-donate ko, di gyud ingon akong pangalan, sa Miss Pastora, oy. Hello?
Dapat isulti yun niya nga kaning ano, aircon, gihatag nini. Gusto yun ni mo nga i-ano yung pangalan. No, so, an attitude of being special. Ano yung characteristics ng entitlement? An attitude of being owed or deserving something. I didn't create the situation. So why should I do all the work? Kasalanan mo yan. Mali mo yan. Ikaw ang gumawa niyan. Pinasok mo yan. Bahala ka dyan. Wakay pakialam. Diba? So, an attitude of being owed or deserving something. Why should I do all the work? Ano yung pangatlo? A refusal to accept responsibility. No, ano da yun? Pag may entitlement ka, a refusal to accept responsibility. Why should I pay? Ito na lang. Why should I pay my taxes kung daghan nagapangurap? Anong bayad man ko para nasla ikurap? Feeling entitled ka. Diba? Feeling entitled ta with our taxes. A refusal to accept responsibility. Amen. Amen. Nga nung mong limpyo man ko dala sa simbahan, ako na gani worship team, ako pa yung manilhig. Dapat katong uban na pod. Dapat sa worship lang yung ko. Dapat sa instrument lang yung ko. Dapat palpit lang yung nakuha. Diba? So, entitled ka. Refusal to accept responsibility. And ikaapat, a denial of one's impact on others. I just need to say what I need to say. And if they get hurt, that's their problem, not mine. No, isulti lang ni may mong gusto mo istorya. Kung masakitan ka, masakitan ka. Ako'y labot sa imuhang feelings. No, so, we pakialam ba? No, mga, ano na, mga characteristic of being entitled. No, so why is entitlement a problem? Bakit problem siya? Kasi someone with a sense of entitlement may insult another person's achievement while over-exaggerating their own. Diba? Pag masyado kang entitled, ah, professional ko. Tapos, yan naon lang kunin mo. Entitled ka. Kinaakay na buhat eh. No, so, gikumpara ni mo ang imuhang achievement sa uban o gikumpara ni mo imuhang sarili sa uban. No, so, ang tendency, you may insult another person's achievement. Unsar mo ng iyang achievement sa kuha. And ang imuhang achievement, imong gi-exaggerate. Believe kay kasi mo sarili. Hello? Believe kay ta sa tong sarili. And, ingon pa din ha, not only they do try to take the positive focus of to others and turn it toward themselves. No, so lahat ng focus gusto niya nasa sa kanya. They may become angry and frustrated if others don't follow their way of thinking. At kapag hindi nasunod o kapag iba yung gusto niya, iba din yung gusto ng iba, madali siyang ma-frustrate. Madali siyang magalit, madali siyang ma-offend. Amen. Kaya problema yung entitlement. Ano yung respond ni God kay Elijah nung sinabi niya na, Lord, ako na lang ang naiwan, nganong ako pa man. No, sabi niya, why they gusto nilang kunin yung buhay ko, gusto nila akong patayin. Ano yung response ni God? His proceeding word to lead us to our destiny. My word, yung response ni God is my word to lead us to our destiny. Ano yung word? There he came to a cave and lodged in it, and behold, the word of the Lord came to Elijah. No, so nandun siya sa cave, nakatago siya sa cave, ayaw niyang lumabas kasi takot siya sa buhay niya, and he said to him, ano yung word? What are you doing here, Elijah? Hello? Nag-unsa man ka din he. Nag-unsa man ka din na sa imong balay, tuwa na sila, nag-prayer na, naapa ka din he. Hello? Nagsugod ng simbang, anong naapa ka dire? Kung estudyante ka, nagsugod ng enrollment, nagsugod ng exam, anong wala pa ka nagtuon. What are you doing here? So, pangutana niya si Elijah. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, the sound of a low whisper. And when Elijah heard it, narinig niya yung boses ni Lord. Not in the fire, not in the earthquake, doon sa whisper. In silence, narinig niya yung boses ni Lord. He wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And behold,
there came a voice to him and said, iulit-ulit, what are you doing here, Elijah? Kasi nakatago siya sa cave. Ini-enjoy niya na yung cave niya. No, iyan ang iyan ang gipinturahan, iyan ang gidesignan. No, so gwapo na kayo. Gidamdam gyud niya, gidibdib gyud niya ang nahitabo sa iya ha. Wa na gyud siya nagpakita simbahan. Di na gyud sa una makitaan pa unta siya Thanksgiving. Pero maski Thanksgiving, di na gyud siya makitaan. Gidamdam na gyud niya. No, so, ingon si Lord, what are you doing here, Elijah? He said, I have been very, sinagot niya, inulit niya yung sagot niya. Doon sa verse 10, inulit niya in verse 14, I have been very jealous for the Lord, for God of hosts. The people of Israel have forsaken your covenant, Lord, ng luod ko kay, giingnan ko nila nga inani, nga inana. No, passionate kay ko sa imuha mo serve, pero na-offend ko sa akong brother, na-offend ko sa akong sister. And killed your prophets with a sword, and I, even I only am left, and they seek my life to take it away. So, the same answer. Mura siya sirang plaka. No, pabalik-balik ang iyahang tubag kay Lord. And the Lord said to him, go, return on your way to the wilderness. Hello? Go, return on your way to wilderness. Sayin ni Lord, unsa ka din ha? No, ang imong journey ahead of you is too great. No, lumabas ka sa cave mo. Huwag kang magtago. Hello? Lumabas ka sa cave na yan. Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, you shall anoint. So marami pang pinapagawa si Lord sa kanya. Hindi pa tapos yung journey mo, lumabas ka dyan. And when you go out, go, return on your way to the wilderness, bumalik ka kung saan ka nanggaling. Return your way, kung ikaw yun, nandun yung nakaabang yung mga naghahabol sa kanya, nakaabang yung mga kaaway niya, pero sabi ni Lord, hindi, lumabas ka, bumalik ka. Hello? At may trabaho na binigay sa kanya to anoint the next king of Syria, the next king of Israel, and the prophet na mag-replace sa kanya. To overcome or to be overwhelmed. So the question is, pag nandung ka sa sitwasyon na yon, no, ma-overcome ka ba or ma-overwhelmed ka? Ma-overcome mo ba yung situation? Ma-overcome mo ba yung circumstances? Or ma-overwhelm ka ng mga pangyayari. Pero si Jesus on the cross was overwhelmed. Na yung picture na nag-pray siya. Saan siya nag-pray? Bago siya pinako, yung grabe yung iyak niya. 'Di ba? Nung nag-pray siya sa Garden of Gethsemane, grabe yung prayer niya. Na-overwhelm siya masyado, and in fact, sabi niya, pwede bang hindi mangyari? Take this cup away. Si Jesus mismo, naranasan niyang ma-overwhelm. Tayo pa kaya? Hello? Siya mismo na Diyos, na-overwhelm at nag-pray na kung pwede lang sana, hindi ko pagdaanan, take this cup away from me. And yung prayer niya, grabe, intense masyado. Kasi alam niya, yung circumstances na haharapin niya, di basta-basta. Kung si Jesus nag-pray, tungod na overwhelm siya, how much more kita? And that prayer na ginawa niya, give Jesus the strength to overcome the darkness with His light. Amen. Yung prayer na ginawa niya, give Him peace na kahit anong mangyari, let your will be done, not mine. Diba? Na-overwhelm siya. And, first statement of this engagement. Ano yung kanina? How can I engage if I am overwhelmed? Pahuman na ta. First statement,
of engagement, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Amen. Kung sinabi mo dito sa first engagement na I can't be engaged if I am overwhelmed. No, muabot yun ang point sa ato ang life na ma-overwhelm ta. No, sa mga panghitabo, sa mga circumstances, overwhelmed ka by our expectation, overwhelmed ka by the circumstances, overwhelmed ka kasi entitled ka. Tapos wala ka na tagaan og special treatment. Then how can I engage if I am overwhelmed? Anong sagot? I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. I can do all things through Christ who gives me strength. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, you can do all things through Christ who gives you strength. Amen. Sa second service, pag-usapan natin anong nangyari kasunod. Para di mo muhawa. Bitin, di ba? Nasa first pa lang tayo. First statement ng disengagement. Lord, how can I engage? Gusto mo akong mag-engage relentlessly, pero na-overwhelm ako eh. Yung anak ko nag-addict, yung asawa ko nalulong sa sugal, di ba, bumagsak ako sa school, wala akong pambayad ng tuition, na-overwhelm ka masyado, nagkasakit yung magulang mo, or ikaw nagkasakit, gusto mong nag-pray ka ng healing, lalong lumala. Eh Lord, paano ako magsiserve? How can I relentlessly engage kung ito yung nangyayari sa buhay ko? Di ba? Parang maka-question ka. Pero kapatid, hindi lang ikaw ang naka-experience ng ganyan. Jesus himself experience and know the feeling of how it is being overwhelmed. Nga nag-pray gud siya, ang description dito, murag dugo ang iyang ano. And ang prayer niya lang, Lord, di lang unta, no, take this cup away from me. Like Elijah, nganong ako man. No, so mamaya sa second service, pag-usapan natin ang second statement of this engagement. No? Anak sila na my live. Sa live na lang kumaminaw at tama po sila, no? No, so, sige. So, are you blessed? Naabatay nakuha sa word. Amen. No, so, if ma-overwhelm ka, just remember the word of the Lord. Nag-iingon niya, I can do all things. We can do all things. Dili tungod kusgan ka. Dili tungod grabe ang imuhang faith. But ingon dito, through Christ. Kung wala gipakaon si Elijah, kung wala siya gipukaw, dili siya maka-extend og another 40 days and 40 nights. Siya gusto na siyang mo-surrender, pero God give him the strength to continue. Bakit? The journey is too great for you. No, na yung mga journey nga naghulat sa tua, na yung mga gustong ipabuhat si Lord sa tua, and going towards that journey, daghan yung pwedeng mahitabo. And I hope and I pray na kung ma-overwhelm man ta, di ta magtago sa cave. O kung nakatago ka sa cave, I pray nga muabot ang time nga makagawas gyud ka. Nga makagawas ta. No? So, let us all stand.